Yo, what's up guys? Welcome back to my channel, Alimation and po. Pero bago lang tayo magpatuloy sa mga bago rin dyan sa ating channel, please subscribe and hit the notification bell para palagi kayong updated. So ito guys, ang ating magiging content. Alam niyo po ba, tinatawag ko itong bariya na ito para sa akin. Ito po ang pinaka maswerteng bariya. Ayan. Ang dahilan po kasi guys, alam niyo, nung una kasi, ito ang ano, salarin eh. Ito ang dahilan kung bakit ako naging coin logger na rin at the same time naging coin collector na rin po ako. Ipasisilip ko po sa inyo yung unang content na ginawa ko sa bariya na ito. Yun po yung mga time na yung aking channel. Siguro 9 months ago. Yung pag ang aking mga content ay sari-sari lang. Ano, wala pa masyadong nanonood sa aking mga vlog, sa aming vlog nung una. At ano mga panahon na yun, hindi pa monetize ang aming channel. Kaya na-content po ako nito. Naisipan ko lang siya i-content. Tapos wala lang. So parang wala lang. Pero tuloy-tuloy pa yung pagkawa ko ng content. Tapos nung binaligan ko itong content na ito, nagulat ako. Sabi ko, parang ito yung gusto ng mga tao. Kasi siya lang yung mumukotangi na medyo dumami ang views. Kaya nabuo ang idea sa akin na gusto pala ng mga YouTuber, mga viewers ng YouTube ang content about sa mga coin. Kaya siyempre naisip ko din na talagang dikas nga talagang ang tao ay mukhang pera, no? Ayan, kasi siya pinanood dun eh, no? Kaya ito guys, pasisili ko sa inyo yung content na yun. Alam ko marami pa pong hindi pa nakakapanood nun. So ito, panoorin nyo guys ha. Ito guys, ayan po yung thumbnail niya, no? At yung title, 1937 USA Pilipinas 1 centavo. Di kasi yung mister at commander, yan kasi yung aking aspeto noon eh, no? So tara. Guys, kumusta? Nandito na pong muli ang tiga si Mister. At wala na naman si Commander, ano? Alam niyo naman 'yon. Palaging busy. Guys, ngayong araw may iba naman tayo ng topic ngayon. Gusto kong i-share sa inyo ngayon sa tungkol sa meron kasi akong old coins. Ako na ito eh. Ano yun eh? 1937 coins na yun. Dito eh. I-check ko nga ulit eh. Naalala ko kasi. So, naisipan ko nga i-vlog na lang para yung mga kwan dyan. Alam ko maraming collectors ng mga old coins. So, tara. Tignan natin. Kunin ko muna doon sa mahiwagang baul ko yung nag-iisang old coins na yun. Pero bago ang lahat, guys, sa mga bago dyan, huwag mo kalimutang mag-like, share, comment na rin, at paki-kalimbang na rin nyo na rin po yung kampana dyan para ma-notify po kayo pag mayroon po tayo video. So, tara guys, hindi mo na ron. Tara guys, nandito na siya. Nahalo siya dito sa may mga kinukoleksyon kung mga tigil 5 piso at saka 10 piso. At meron din mga sentimo dyan. At meron pa nga akong ganito. Oh. Alam ko, may value na rin ito eh. Kasino Pilipino. Pero sa ngayon, ang naalala ko yung ito. Ito siya guys. Wait lang ha. Ayusin ko lang. So, guys, ayan na. Ilapag ko na siya para basta makilatis natin itong old coins ko na to. So, ang pagkakalam ko guys sa coin na ito is gawa ito sa ano eh, bronze eh. Ayan o, no? Diba sa itsura naman niya eh. Ikita nyo, lumang-luma na siya kasi nangingitim na yung kwan. Bandang yung pinakamukha niya. Pero nakikita pa naman yung lalaki, diba? Ayan o. No? Lalaki po yan. Tapos, merong doon ano eh, vulkan eh. Vulkan mayon yun eh. Ayan o. Nababasa niyo po ba? 1 centavo. Pilipinas.
kasi maliit tong coins na to, medyo maliit siya. Ayan o. Ayan ha. Kung mababasa nyo po, guys, sa likod, nakalagay United States of America. So, may history pala itong barera to sa harap ko. United States of America. Ayan po. Close up natin. Yan, medyo nag-blur. Kita nyo po. 1937. So, ilang years na yan? Ilang years na yan, guys? 83 years na, no? So, ang tanda na po ng coin na ito. Ayan. Nag-iisa lang tong coin ganito eh. Alam ko may value na po ito sa mga attention po dyan sa mga collectors. Kung kayo po ay nangongolekta na ganito, ito po, pwede po kayo mag-comment dyan. Mag-comment po kayo kung interesado po kayo ito dahil gusto ko na rin po itong i-dispatch siya. Pero gusto ko po muna malaman kung anong magkano ng value. Ito kung mga maganda, edi sige. Pero kung medyo mababa pa, patatandain ko pa to. Hindi po ba? Kasi alam ko, tumataas ang value nito habang tumatanda. Ayan siya. Napakaganda po, di ba? Napakagandang coin niya. Napakaganda ng mga lumang barya. Kahit naman yung mga bagong barya natin ngayon, eh. Magaganda pa rin naman. Tsaka pagkakaalam ko guys, sa ibang bansa, may mga collectors to na gustong gusto nila yung barya ng Philippines. Yan. Pero sa ngayon, hindi pa kasi ako nag-explore ng pag-re-research tungkol sa mga collectors na yan. Ito nga, hindi ko pa nagawa ng research eh, kung magkano na ito at saan ito pwedeng ibenta. Hindi pa ako nag-re-research. Kaya naisipan ko na lang na i-vlog at baka may mga collectors dyan na magka-interesado rito. Kung nakakalang ba, sinong may nakakalang kung magkaroon ng value nito ngayon, comment po kayo para mapag-usapan po natin. Okay, so hanggang na lang po muna guys. Ha? So hanggang dito na lang po muna muli. Ang inyong tiga si Mr. at absent naman si Commander. Huwag po ninyo kalimutan mag-like, share, comment, subscribe, and hit the notification bell for more videos. Guys, so good luck. See you next time. Bye-bye. Peace. Ayun guys, yun po yung content na yun. 9 months ago, yun po yun. At yun po nagsimula, tulad sabi ko dyan, nagsimula lahat. Yan po nagbigay sa akin ng idea. Una, siyempre, sa mga viewers, nagpapasalamat ako kasi gusto nyo pala nun, ano. Kaya doon na nag-ugat. At naging coin vlogger ako at naging coin collector na rin po ako. Kaya para sa akin, napakahalaga na itong barya nga to. Wala pong priceless, ika nga eh. Kung bibigyan ko ng presyo itong coin na to, siguro na sa kwento, 100,000 pesos. Para sa akin lang naman, oh. Yung kwan lang niya yun, yung value niya para sa akin. Kasi nga po, napakaswerte nito. Pero, sinare ko na rin kasi gusto kong maging halimbawa o maging inspirasyon po doon sa mga gustong maging vlogger dyan, mga coin. Simula nyo na po guys, habang posibleng pang maabot yung requirements ng YouTube para kayo ay ma-monetize. Kailangan nyo ng 1,000 subscribers at 4,000 watch hours time. At nung umpisa po guys, no, alam nyo, sabi ko noon, parang imposible yatang ma-monetize kasi nga sa taas ng requirement. Pero hindi po pala. No. Kung gusto nyo po gawin, gawin nyo na. At ipagpatuloy nyo lang kung magsisimula kayo kasi sigurado pong sa akin kasi sa case ko may mga tumulong na tao para nung sumipa na yung mga video ko, tapos meron pang tumulong yung isa nating kaibigan na si Beethoven. Ayun, kung mapaparoon mo ito bro, no? Beethoven class ko, ayun, mas napabilis ang pag-monetize ng ating channel. So ayun guys, at titingnan na rin natin kung may value na itong ano na ito, coin na ito, para ma-update na rin tayo. Punta tayo ngayon sa Numista. Alright guys, ito Numista, Watsentabo US Administration yung panahon na yan eh. Yan, malikas pala na kulay brown no? Ang barya to kasi yari nga po siya sa bronze. Ayan. Dito po ang kabuuan ng kanyang pictures ano. Sa mga gustong kumuha ng pictures ng barya to, Numista lang guys, search nyo lang sa Google. Makikita nyo na yan. Ito. Diretso tayo sa years, yan, 1937.
Ayan. Napakataas pala ng mintage nito. So, common lang po itong coin natin na 1937M. 9% siya eh. Ayan. Tapos, ayan, kanyang value dito guys. Good. 14 pesos na. Very good. 19. At sa fine condition, 73.68 na. So, ayan ang value guys ng kanyang. Pero, para sa akin, tulad niya nasabi ba nila, 100,000 ang value nito. Kasi ito ang nagbigay ng swerte sa aking channel na yan. So, at sana nabigyan ko kayo ng inspirasyon ngayon guys sa mga estresadong mag-vlog dyan. Simulan nyo na habang maaga pa. At gawin yung fashion, ano, ikang bigyan nyo ng halong pagmamahal sa inyong ginagawa. Kung fashion nyo talaga yan, gawin nyo. At yung magiging bonus niya is yung pera, secondary na lang po yun. Ayan. Sana po makatulong. Until next time guys, hanggang dito lang po ang ating content. Kita-kita tayo. Bukas meron na naman yan. So God bless you all. I'm out.